now, ladies and gentlemen, let's welcome to Irrigan City, Senator Cynthia A. Villar. Senator Cynthia Villar, welcome to the beautiful city of Irrigan. Let's get away to the city of spirit. From the abundance of my heart, the mouth speak. Good morning to you, my dear friends. Good morning. Good morning. All right. Sige. Before we go beyond, let me introduce to you our guest for today. Miss Annalisa Makatangay, Provincial Director of PIA. Good morning, everyone. Garumaray marayang pagkaaga, tamarayan sa tuyang bisitang unyan. Okay po. So our special guest for today earned her degree in Bachelor of Science in Business Administration from the University of the Philippines, which recognized her as the 2017 UPAA Most Distinguished Alumna. She completed her master's in business administration at the New York University. In June 2018, she received an honorary Doctor of Laws, or honoris causa, from the University of the Philippines, Los Baños, for her work in agricultural development, poverty alleviation, education, women, and children welfare. She practiced as a financial analyst and college professor until she married former House Speaker and Senate President Manny Villar. She then helped her husband in various entrepreneurial ventures, eventually making Vistaland the biggest home builder in the Philippines. She managed a private development bank from 1989 to 1998. In 2001, she won as representative of Las Piñas, where she completed 3 terms or 9 years of service until 2010. She was chairman of Committee on Higher and Technical Education during the 13th and 14th Congress. She was president of the Lady Legislators during the 12th, 13th, and 14th Congress, initiating legislation benefiting women, children, and family. She founded and chaired the Villar Foundation, now Villar Social Institute for Poverty Alleviation and Governance, or Villar SIPAG, the programs of which include providing assistance to OFWs, sponsoring the yearly OFW Family Summit, environment protection, establishing the Las Piñas Paranaque Wetland Park and livelihood projects, which she has established in nearly 1,932 locations all over the Philippines. She was also conferred with the rank of Honorary Auxiliary Commodore by the Philippine Coast Guard, auxiliary for her commitment to environment protection. She is also an honorary member of the Philippine Horticultural Society. In the 2013 midterm elections, she won as Senator of the country. She is the current chairperson of the Senate Committee on Agriculture and Food, as well as the Senate Committee on Environment and Natural Resources. She worked for the establishment of 1,855 farm schools all over the country, supported by TESDA. In the recent 2019 national election, she won anew as senator. She is number one senator, garnering a total of 25,283,727 votes, which is unprecedented for a senatorial post in the country. Let's give him a round of applause, of course. Amidst
all her achievements and awards, she successfully raised 3 well-educated children. Paolo is the CEO of publicly listed Vistaland. Mark, as we all know, is the Secretary of the Department of Public Works and Highways. And Camille, the Congresswoman-elect of the Lone District of Las Piñas. Ladies and gentlemen, it is an honor and privilege to present to you our guest for today, the Senator of the Philippines, Senator Cynthia Villar. People of Virgo City, Senator Cynthia A. Villar. Nakikita mo ba? Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Diyos marhay na aldaw kaninyo ngani. Mali yata. Anyway, marami pong salamat. Pwede na kayong maupo. Ako po ay nagagalak makarating dito sa ating Business Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Comsur, LGU, para ang ating BHTV News and Bicol Press Club for the first Camarines Provinces Agribusiness Tourism Summit and Trade Fair 2020. And ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Mayor ng Iriga City, Mayor Madeline Alfelor. Palakpakan po natin. Kasama niya ang Assistant Secretary on Agribusiness, Department of Agriculture, ASEC Christine Evangelista. Okay. And the Provincial Director of the Philippine Information Agency, COMSUR, Director Annalisa S. Makatangay. Okay. And the Provincial Director of DTI, COMSUR, Director Edna Tejada. Okay. And the Regional Director of the Department of Agriculture, Director Rodel Tornilia. And ang ating pong chairman ng Committee on Tourism, Honorable Jesse Abonite. Okay. And the City Tourism Head, Mr. Peter Lagyap. Okay. And the City Agriculturist, Mr. Ruben De Los Santos. Okay. And the Program Event Director, Mr. Erwin Segui. And the Executive Vice President of the Bicol Press Club, Mr. Peter Encisa. And of course, our students, those coming from Central Bicol State University, palakpakan po natin sila, nandito sila. Okay. And from COMSUR Polytechnic College. Okay. And the University of Northeastern Philippines. Okay. And the University of St. Anthony. And of course, the Farmers Group of Iriga City. Palakpakan po natin sila. And the Iriga City Tourism Council. Okay. Ang ating agribusiness sectors, friends, ladies, and gentlemen. Okay. Ako po ay nagagalak na makarating dito sa Iriga City. Ako po ay medyo hindi magtatagal kasi I'm going to Cebu City pa after this. Anyway, nakita nyo yung film. Kung may mga gusto kayo dong gawin, sumulat lang po kayo sa akin at pabibigyan ko kayo sa mga national government offices ng mga gamit para makagawa nyo yung ginagawa din namin sa Las Piñas. In fact, I was telling your mayor na yung pinasang budget ng national budget ngayon, bibigyan lahat ang syudad at mga probinsya ng buong Pilipinas ng plastic recycling factory, which will convert plastic waste into school chairs. Kaya, since Iriga City is a city, you're entitled to that. Kaya, kasama po yon ng 2020 national budget. At lahat naman ng mga bayan, bibigyan naman sila ng composting facility para ma-convert nila yung kanilang kitchen and garden waste into
organic fertilizer para hindi na kayo bibili ng fertilizer nyo. At syempre, yung organic po fertilizer, mas better yan ng chemical. Kasi yung chemical, after a while, sinisira ang ating soil. Pero yung organic, it will enhance the fertility of the soil. Kaya maganda yan para sa ating mga magsasaka. Anyway, maraming salamat sa Sharon Multimedia Production sa imbitasyon para maging parte ng event na ito, the first Camarines Provinces Agribusiness Tourism Summit and Trade Fair. Natutuwa ako na na-organize kayo ng ganitong summit at fair kasama yung mga different agencies of government plus our media partners. Malaki ang maitutulong nito para sa mga aspiring entrepreneurs o maliliit na negosyante na kababayan natin na gustong mag-improve yung kanilang buhay. Oo. Sana ay marami silang matutunan at makuhang information dito sa week-long event na to, at sana marami din kayong makuhang mga buyers, customers, or mga business partners. Alam nyo naman na I really support ang mga maliliit na negosyante kasi inoon pa man, naniniwala ako na mas aasenso ang Pilipino sa pagnenegosyo. Higit pa dyan, nakaka-create tayo ng mga trabaho para ma-employ natin yung ating mga kababayan. So win-win talaga, lalaki ang ating kita, matutulungan pa natin ang ating mga kababayan na magkaroon ng hanap buhay. As the current chairperson of the Senate Committee on Agriculture and Food, I have also been helping and convincing farmers na maging agri-businessman sila. I-operate nila yung kanilang mga farm na agri-business. So, hindi ito kayo farmer. Kayo ay negosyante sa inyong mga farm. Oo. Alam ba nyo na 50% of our small, micro, and medium enterprises are in food? Oo. Kaya napakahalaga nyo kasi yung mga ginagawang maliliit na negosyo ay 50% nasa pagkain. Kaya napaka-importante yung ating mga magsasaka at mangingisda. Kadalasan, opportunity lang naman ang kailangan. There are really a lot of things you can do para kayo ay kumita. Kaya lang, kailangang tulungan kayo na ma-open up tong mga opportunities na to. We must teach small farmers strategies and skill so they can operate their farm as small businesses at ito ay kumita ng mas malaki. Kaya naman, napaka-importante din ang pagbibigay ng training sa kanila. Kaya po ako ay nagbibigay din ako ng training. Ako po ay nag-establish ng 4 schools, farm schools all over the country, one in Las Piñas for Southern Luzon and Bicol, one in Bulacan for Central Luzon and Northern Luzon, one in the Visayas for the Visayas, and one in Davao City. Nasa Iloilo po yung Visayas namin. And one in Davao City for Mindanao. At ito ang tumutulong na mag-train ng farmers para gumaling sila. Usually, ang amin tinetrain ay trainers. O, para babalik sila sa kanilang bayan at sila ang magtuturo sa kanilang mga kababayan how to make their farms more profitable. Oh, kaya kapartner po namin dito ang Agricultural Training Institute, Bureau of Animal Industry, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and then may private partner po kami, yung East-West Seeds Foundation. Ito po ay isang Netherlands company na nagbukas dito sa Pilipinas. Ang negosyo po nila ay magbenta ng vegetable seeds. Pero may foundation po sila and together, sila po ang nagtuturo sa amin ng agri-crop production. Oo. Kaya marami po kaming workshop. So,
itatanong nyo lang nasa webpage namin, we have training every year. Three times a year. Oo. One, ngayon nag-start na kami, February, March, and April. Yun po ay isang training. Tapos May, June, and July, another one. And August, September, October, pangatlo. Hindi lang kami nagte-training pag November, December, January. Kasi pag nag-school ka, maraming na-absent. Kasi medyo na naguguluhan sa Pasko. Masyado silang dun sa Christmas season. Kaya hindi magandang mag-training ng ganun time. Kaya we do our training 3 times a year, every quarter. Except yung quarter ng Christmas. Oo. So kung may gusto sa inyong mga bayan na pumunta sa amin, libre po yon. Tapos may tirahan. Ang inyo na lang problema, matutulungan naman kayo ng local government nyo, yung pasahin nyo papunta doon, at may baong kayong pambili ng pagkain. Di naman mahal ang pagkain kasi marami hong tindahan sa tabi-tabi. So, mura lang. But yung tirahan at saka yung pag-aaral, libre. Oo. Kaya, ang kinukuha po namin doon, yung mga representative ng cooperative, oo, kasi para turuan nila yung mga members ng cooperative, representative ng local government para kung gusto magturo sa mga kababayan, at saka yung may mga farm school para makabalik sila at magturo sa kanilang farm school. Yung mga farm school naman po supported by TESDA. Basta accredited kayo sa TESDA, babayaran ng TESDA yung tuition ng lahat ng mga students. If you teach 25 students a month, TESDA will pay you 100,000 a month. Kaya kumikita naman. Kaya gusto ko pong kikita yung mga farm school kasi gusto ko na kumita talaga sila para kumbinsihin nila yung mga farmers and fishermen na mag-aral. Kasi alam nyo, ang farming po ngayon ay hindi about the land and the water. It's about technology. Oo. Kaya kailangan malaman natin yung mga bagong teknolohiya para gumanda yung ating farming. Oo. Huwag kayong maniwala na it's about the land and the water. Kahit mas konti ang tubig at mas konti ang land, kung magaling ang technology, you produce more. Okay. At isa sa aming pinakapopular na course ay yung tinatawag na Farm Business School. Oo. Ito po ay sponsored na Agricultural Training Institute, Training the Trainers. Tuturuan po kayo kung paanong paaandarin nyo yung inyong farm as a small business. Oo. Tuturuan kayo ng marketing, tuturuan kayo ng finance, tuturuan kayo ng technology, at marami kayong matutunan. Iikot kayo doon sa maraming tourist farm school and tourist farm para makita nyo how they operate their farm as a business na kumikita. Kaya ito po yung tinatawag na training the trainers, at uuwi kayo sa bayan nyo at kayo naman ang magtuturo sa mga kababayan nyo. Pinag-iiting po namin ang training kasi napaka-importante na ito. At isang napasa ko talagang nakakatulong sa ating mga magsasaka at mangingisda at sa ating mga agriculture places is yung Republic Act number 10816 o yung tinatawag na Farm Tourism Development Act of 2019. Ito po ay isang sunshine industry sa Pilipinas. Yung ating mga farm, ginagawa nating tourist farm. Oo. Kasi marami po sa mga syudad, sa Maynila, gusto nilang uuwi sa probinsya at makaranas sila ng buhay sa farm. Kaya kayo namang may farm, pwede kayong magluto. Yung produce nyo, iluluto nyo at ipakakain nyo sa kanila, di mas malaki kita nyo. Oo. And then, makakagawa kayo ng mga pasalubong. Alam nyo naman na mga turista, gusto nila yung pasalubong. So, gagawin nyo yung pasalubong, ititinda nyo sa inyong mga pasalubong center, tapos kikita kayo doon. At kung gusto pang matulog doon sa inyong mga farm, meron mga kubo kayo doon, pauupahan nyo,
eh kikita kayo sa rent ng inyong mga facility doon sa inyong farm. Ito yung tinatawag na farm tourism. At ito po ang pinopromote ng Department of Tourism. This is for our local tourists. Kaya ngayon na may virus, coronavirus, eh puro tayo local tourists. Ayaw natin yung mga foreigner. Baka hawahan tayo ng coronavirus. O di lalong buhay ang farm tourism. We have so much to offer in agri-tourism and farm tourism because the Philippines is an agricultural country and our provinces such as here in Camarines are blessed with natural resources and tourist attraction. At kayo po ang pinakamalaking rice producer sa buong Bicol region. Palakpakan po natin ang Camarines Sur. Oo. Kayo po ay nakaka-produce ng rice that will cover all yung kulang ng buong Bicol region. Hindi nyo na kailangan dalhin sa Maynila. Yung overproduction nyo ng rice, ipagbibili nyo lang sa kapitbahay nyo dito sa Bicol region. In addition, nakilala rin kayo sa coconut because the Bicol region is also a coconut producing region. Okay. So, nakalagay po doon sa farm tourism law, tatlo ang magkakasamang goals ng farm tourism law. Ang pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa, ang pag-unlad ng mga agricultural communities at pagbibigay ng karagdagang kita sa ating mga farmers. Yan po. At kasama po niyang farm tourism law, nag-provide din tayo ng provision na ang mga tourist farm ay gawin ring tinatawag na farm school or what you call tourism camps to become learning sites and accredited extension service provided ng TESDA. Ibig sabihin, in addition na yung kanyang farm, a tourist farm, pwede ding agricultural vocational school to be supported by TESDA. Alam nyo, nagbigay po kami ng 1.4 billion a year sa TESDA to support the farm schools. Oo. And today, we have a list of 1,855 farm schools in the Philippines. Gusto natin may farm school in every town in the Philippines para doon na lang mag-aaral ang ating mga farmer na libre sa kanilang agri-vocational courses. Alam nyo, hindi naman kailangan tayo lahat gagraduate ng college eh. Minsan, masama pa yung gumagraduate ng college eh. Kasi pag gumraduate ng college, ayaw nang bumalik sa farm. Di ba? Ayaw tulungan yung mga farm na gumanda at maging competitive. Gusto nila, researcher na lang sila, o professor sila, or OFW. Oo. Ayaw na bumalik sa farm. Mas gusto ko pa yung gumagraduate ng TESDA kasi sila talagang bumabalik sa farm at ina-apply nila yung natutunan nila doon sa kanilang agriculture vocational courses para gumaling ang kanilang mga farm. And in all the bills I have authored for fisheries, for sugar, for rice, lahat po yon ay may allocation of adequate funds to provide for further education and training of farmers, fisher folks, and agricultural workers. Kasi po, talagang ang importante ngayon ay technology. Oo. Nag-iba na po ang buhay sa farming. Katulad lang, for the coconut farmers, we are now aware that hindi sa coconut lang manggagaling ang kita natin sa ating coconut farms. Mas malaki po ang kikitain nyo sa intercropping. At ang mga gustong-gusto pong mabuhay under the coconut tree or intercrop
ay coffee and cacao. Kaya pag may coconut farm kayo, dapat may nakatanim sa ilalim ng coconut tree na coffee or cacao. Why? Sa coconut po, you earn only 1,500 a month. So, ngayon, meron tayong tinatawag, because of technology, meron tayong tinatawag na hybrid seedlings ng coconut. Yung ating dating coconut na itinatanim namin, that would only produce 40 nuts per tree per year. Kaya ang kita mo doon, 1.5. Pero, pag ikaw ay nag-replanting, syempre, yung iba niyong coconut, senile na yun eh, di ba? Matanda na. Oo, yung iba, nadali na ng bagyo, namatay na. Magre-replanting kayo. Pag nag-replanting kayo, gamitin nyo yung hybrid seedlings. Kasi ang production noon is 140 nuts per year per tree. Oo. Di nag-triple ang harvest. So, triple na rin ang income. From 1.5 magiging 4.5. Oo. Di malaki-laki na, di ba? Hindi na tayo masyadong mahirap. Oo. But you know, it takes 6,300 a month to feed a family of 5. Kaya kulang pa rin yung 4.5. Pero pag nagtanim kayo ng cacao or coffee, you earn additional 10,000 a month for your 1 hectare farm. Iyon ang sinasabi nating technology. Alam nyo ba, sa Pilipinas, we only produce 10,000 metric tons of cacao every year. Ang demand po for cacao sa Pilipinas ay 50,000 metric tons per year. So, pinuproduce lang natin 20%. So, ang laki-laki pa po ng opportunity sa pagtitinda ng cacao sa Pilipinas. At alam nyo ba, sa buong Asia, tayo lang ng Indonesia ang fit to produce cacao. Tayo ay naandun sa equator na tayo lang dalawa ang pwedeng mag-produce ng cacao. Alam nyo ba, sa Indonesia, they produce 550,000 metric tons of cacao every year. Tayo 10,000. Malayong malayo pa tayo. At ang maganda po sa cacao, ang laki ng local demand, kasi lahat naman tayo, mga bata, mahilig sa chocolate, di ba? Sa buong mundo, ang laki-laki din ang demand ng cacao. It's 1 million metric tons. Dati po, binibili nila yan sa Africa. Kaya lang, nagka-Ebola sa Africa. So, gusto na nila, dito sila bibili sa Asia. At mabibilhan lang nila ng cacao sa Asia is the Philippines and Indonesia. Kaya this is really a great opportunity for our coconut farmers to do intercropping, either cacao or coffee. Ang coffee po, we produce 30,000 metric tons a year. Ang demand for coffee sa Pilipinas, 100,000 metric tons. So we are just producing 30% of our local demand. Kaya sana ang ating mga coconut farmers ay turuan na maging coffee farmers din or cacao farmers. At kung hindi pa yun ang hilig nyo, mag-dairy kayo. Oo. Kasi kailangan din natin ang dairy sa Pilipinas. We only produce 1% of our dairy demand. We import 99% of our dairy demand. And that is all for the coconut farmers. And you know, the coconut farmers, they are 45% of all the farmers in the Philippines. Napaka-importante nyo po sa Pilipinas. Yun naman mga rice farmer na marami din dito sa Kamsur, you are also 45% of all the farmers in the Philippines. Between the rice and the coconut farmers, you are 90%
of all the farmers in the Philippines. Kaya ako po talagang pinagbubuti ko na maiangat ang buhay ng mga coconut at rice farmers, kasi pag naiangat ko ang buhay nyo, then naiangat na natin ang buhay ng 90% of all the farmers in the Philippines. Alam mo, ang mga rice farmers, we produce rice in the Philippines at 12 pesos per kilo of palay. Yung malaki nating kalaban, Vietnam, they produce their rice at 6 pesos per kilo of palay. O bakit? Napakagaling ng Vietnam, tayo ay napakahina. Oo. Dalawa lang pong bagay yun. Oo. Pinag-aralan namin yun. Mahal ang labor cost sa Pilipinas. Ang labor cost sa Pilipinas, yung 6 na pesos difference, 340 non labor cost. Mas mataas ang labor cost natin. So kung gusto ni nating ibaba ang labor cost natin, magme-mechanize tayo. Hindi na tayo tigilan na yung pagkanta na magtanim ay di biro, maghapong nakayo ko, maghapong nakatayo. Wala nang ganun. We will use tiller, transplanter. Ano ba yung transplanter? Makina ang nagtatanim. Harvester, makina ang nagha-harvest. At pag-harvest ng makina, naandun na rin yung sako. Diretso na sa sako yung hina-harvest. Oo. Yun ang harvester. At magda-dryer na tayo. Huwag na nating idadry sa kalye. Kasi pag dinry nyo sa kalye, 20% ng dinadry nyo mawawala. Either lilipa rin o mapupuntahan ng mga bato o pagdinaanan ng mga truck. O. Kaya tigilan na yon. And then, pwede na rin tayong maging miller. Alam nyo, nung ipasa namin yung rice tarification law, o, yung po ay ipinasa namin para i-tarify o lagyan ng taripa yung mga imported rice. Kasi pag hindi nilagyan ng taripa yung imported rice, hindi makakalaban ang Pilipinas. Kasi i-import sa Vietnam. E mura rice nila eh. So, kailangan lagyan ng taripa para magmahal din yung rice nila at makalaban tayo. At lahat na makukuha sa taripa sa rice, ibibigay sa inyo because that law created the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Na taun-taon, bibigyan kayo ng 10 bilyon piso ng gobyerno yung 947 rice-producing towns in the Philippines. At lahat nung taga dito sa Kamsur, nakalista doon. Oh, kasi kayo ang the biggest rice-producing province in the Philippines. Ano nakalagay doon? Taon-taon, bawat bayan, bibigyan ng 5 milyong pisong worth of equipment para kayo ay mag-mechanize. So, kaya yung 947 of almost 1,000 times 5 million, that is 5 billion a year. Oo. Kaya kayong mga mayor, kung nakalista kayo doon, be sure na binigyan ng Philmec ng machine yung inyong mga bayan at the rate of 5 million a year. Pag hindi kayo binigyan, mag-report kayo sa akin at tatanungin natin sa Philmec, ba't hindi kayo binigyan? Para yung mga farmer nyo, magme-mechanize na. Para maibaba natin yung 12 pesos sa 8.60. Pag naibaba natin yung 12 pesos sa 8.60, tapos may tariff, competitive na tayo sa Vietnam. Oo, yun lang. Kailangang matuto tayo magpaandar ng makina at mag-maintain ng makina. Kaya nagbigay po kami ng 700 million pesos a year sa TESDA para bayaran yung training nyo sa mechanization, either to be provided by your farm schools or for your local government or yung inyong mga co-op.
And then, another provision, bibigyan yung 947 rice-producing town ng inbred seeds. 20 kilos per hectare per planting season. So, namigay na yata sila eh. Oo, namigay na sila. Yung nagtatagal lang yung equipment kasi mas mahirap i-bid yung equipment. And then, bibigyan kayo ng 1 bag of fertilizer every planting season by the Department of Agriculture. Ano po maganda dito sa inbred seed? Yun ang sinasabi kong technology. Yung inbred seeds po, pag ginamit nyo, you will increase your harvest by 50%. So, yung dating nag-harvest ng 4 metric tons per hectare, you will harvest 6 metric tons per hectare. So, that will increase your income by 50% just by using a better seed. Yun ang sinasabi ko, na technology talaga yan. The machineries will lower your labor costs and the better seeds will increase your harvest. So, technology yun eh. Mga discoveries yan eh. And ang mga maganda dito, yung inbred seed, pag natuto kayo, kayo na ang magpo-produce ng inyong sariling inbred seed the following planting season. Pero yung ibibigay sa inyo ng field rice at field milk, they will give it to you for the next 6 years. So makakatanggap kayo ng equipment every year for the next 6 years. And makakatanggap kayo ng inbred seeds every year for the next 6 years. Yan po ang provision nung Rice Competitiveness Enhancement Fund. At nagbigay po kami na 1 billion sa Land Bank at DBP para pautangin kayo at 2% a year. Oo. So, hindi na kayo uutang sa 5-6. So, matuto kayo manghutang sa Land Bank at DBP. At kung kayo nahihiyang manghutang doon, yung co-op nyo ang pautangin nyo at hamong yung co-op nyo ang magpautang sa inyo. Miski magpatong pa yung co-op nyo, mas mura pa rin sa 5-6. Kasi 2% a year lang ang interest sa Land Bank at DBP. Okay? So, yan po ang sinasabi natin that technology will itataas ang buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda. At yan ay matututunan lang natin pag nag-aral tayo sa ating mga farm school. Kaya sana lahat ng mga magsasaka, lalong-lalo na yung kanilang mga anak, pag-aralin nyo sa farm school para gumanda ang buhay ninyo. Huwag nyong mamaliitin na kayo ay mga maliliit na magsasaka. Huwag nyong mamaliitin sapagkat napaka-importante nyo. Nakasalalay sa inyo at ang inyong maliliit na mga farms ang food security ng ating bansa. Pag hindi nyo ipinagpatuloy ang inyong maliliit na farm, magugutom ang Pilipinas. There is a prediction by the United Nations Food and Agricultural Organization that there will be a food shortage in 2050, which is 30 years from now. Oh, dahil our population will grow from 7 billion today, the world population, to 9 billion in 2050. We have to increase our food production by 70% in order to feed the world. Hindi po sila naniniwala na kaya natin yun. But kung hindi kaya ng ibang bansa, dapat kayanin natin dito sa Pilipinas. For after all, we are an agricultural country.
Alam nyo, sa 2050, patay na po ako noon. Kaya hindi ako magugutom. Ang problema natin, yung mga anak natin at yung mga apo nating matatakaw na matataba, iyon ang magugutom. Ang akin pong apo, napakataba. Napakalakas kumain. Kaya kung hindi ako tutulong sa agrikultura na makaproduce ng maraming pagkain, kawawa naman yung apo ko mamamayat. Walang kakainin. Alam naman natin na mawala ng lahat, wag lang mawawala ang pagkain. Diba? Mabubuhay nga tayo na pangit ang bahay. Mabubuhay nga tayo na yun lang ang suot. Kasi, di ba, ang importante lang naman sa atin, food, clothing, and shelter. But the clothing and shelter, we can live without. But can you live without food? Medyo hindi yata pwede yun. Oo. Kaya napaka-importante na yung ating mga magsasaka at mangingisda ay alagaan natin because they will produce the food that we need in order to provide food security for every Filipino. Kaya tayo, mahal natin ang ating mga magsasaka and mangingisda. We need to encourage them to operate their farm as very good business and to earn more so that they will continue taking care of their farm. We need to keep giving them all the support and assistance that they need. Rest assured that sama-sama kami, your local government headed by your mayor, the provincial government headed by your governor, and the national government na ako ay part because I'm the chairman of the Senate Committee on Agriculture and Food. Ibibigay namin lahat ang suporta para kayo ay magtagumpay at gumanda ang buhay. This year, we're going to pass the Coco Levy Bill again. It was vetoed by the President kasi hindi siya naniniwala na kayang gawin ng Philippine Coconut Authority ang pagagawa namin sa Philippine Coconut Authority. But rest assured that we will pass a revised bill for the benefit of the coconut farmers of the Bicol region. Yun lang po. Maraming salamat and more power to all of us and good luck to all of us. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Thank you very much, Senator Cynthia A. Villar.